I'm Mitzi Borromeo, and this is News Cafe. For over 27,000 years since the first cave paintings were discovered, telling stories has been one of our most fundamental communication methods. We all enjoy a good story and a good storyteller. Science has shown that stories stimulate the brain and even change how we act in life. Our guests tonight, master storytellers, have been using their skills as a force for change, stimulating and inspiring communities all over the country. Welcome to the show, J.K. Anicoche, founder of Project Binig Storytelling Everywhere Campaign, Ray Buffy, founder and executive director of the Storytelling Project, and Adrian Carl Cobardo, founder of Banka Runungan. Good evening, guys. Welcome to News Cafe. Good evening. Good evening. Magandang gabi. Love stories. So wonderful. This is what it's about, telling good stories. So pakikwento naman, paano nyo na-start yung mga projects nyo? JK, ko muna. Okay, ang Project Banig, ang Storytelling Everywhere project natin, ay sinimulan December 2012. So it started as an initiative among friends where we figured out that maraming mga book donations, pero konti ang storytellers. And we were figuring out a way how to encourage more people to see storytelling as a necessary medium in communities. So after organizing events for children from communities, doon nagsimula yung Project Banig. The idea is latag, buklat, kwento. That latag, you can just open a mat, pwedeng kahit saan, pwedeng magkwento. Buklat, be it a book, o buklatin natin yung imagination natin. Oh, tapos kaya natin magkwento. And kwento, of course, either kwento for literacy o para sa advocacy or as simple as passing on an oral tradition. So yun yung Project Banig. Then we're happy na after ilang months, maraming pumick up na communities in Mindanao, in Zamboanga. Then we have one here in Camanava, may isa sa Isabela. Tapos mga student organizations, suddenly nagkaroon ng interest dun sa idea ng storytelling everywhere. So, ang galing. At ikakwento mo yun mamaya. Sige. Adrian, ikaw naman na-inspire ka kay Efren Peño Floridas, Kariton Classroom, no? Ano nangyari dyan? Yun. So sabi ko, si Kuya Efren sa Cavite siya. Ngayon sabi ko, paano naman yung mga bata na nasa mga island, nasa mga seashore? Sabi ko, dahil talagang bata pa ako, parang napakalapit mo sa nature, napakalapit mo sa mga bata pag nasa Dalampasiga. Kasi yung school namin, walking distance lang, ay beach na. Public beach. So every Saturday, may mga bata doon na naliligo lang, naglalaro. So sabi ko, gawin kong mas maging interesting yung kanilang stay sa dagat, magkukwento kami doon. Tapos naisip ko, katulad kay Kuya Efren, may kariton kasi siya, para mas catchy sa mga bata na merong isang symbol na parang darating na, ay nandyan na, excited na sila. Gumawa ako ngayon ng kariton na hugis bangka. Na ginawan ka ng magandang like, tapos pinuno ko ng mga storybook sa loob. Then kasama ng mga unang mga volunteers ko sa school, so sila yung kasama ko nagtutulak doon sa bangka hanggang doon sa seashore. Then tinatawag namin yung mga bata to tell stories, ganyan, tapos makikinig sila. Tapos may mga activities, then ligo sila, ganun. Parang nai-enjoy nila yung every Saturday nila. Oo. Kasama kami. Parang eskwelahan sa dagat, ano? Ang ganda. Ray, ikaw naman galing ka sa corporate world. And siguro yung sa akin po, nung kuleyo kasi, yung meron akong reading campaign eh. Nag-start yung aking reading campaign dahil nga elementary high school, hindi ako palabasa. Textbook reading lang. Kapag may exam ngayon, bago mag-exam, mag-review. So, nung kinuha kong kurso, Pilosopiya, so reading and writing. Dami, no? So, in a week, ang dami namin binabasa. Tapos, nalala ko, kailangan ko magsulat. Kasi, pagkatapos mong basahin, kailangan mong gumawa ng reflection papers. So, hirap na hirap ako. Minsan, kailangan kong ulitin ng mga 5 beses, 6 beses para lang maintindihan. And then, kailangan kong magsulat. So, ang hirap. So, meron kaming professor, si Professor Kad, sabi niya, all you need to do is to read, and then write, and start with what interests you. So, sabi ko, kung nasimulan ko sana na mas bata yung pagbabasa, sana na-enjoy ko yung pamimilosopiya ng kolehiyo. Kaya simula noon, nung ako'y pumasok sa smart communication sa isang as training, meron silang reading program na every Saturday, pumupunta kami sa mga public schools, and then we read stories to children. So, 2004 yon, doon ako nagsimula. Hanggang kahit umalis na ako sa kanila, active pa rin ako nagkukwento sa kanila. And ngayong taon, we are so happy na nabuo na yung
organization na registered na sa as an NGO. Mm-hmm. Ayun. Galing. Now you guys go to different communities, ang lalayo no, in far-flung communities. Anong nakikita niyo sa mga bata, you know, when you approach them with stories? Bakit to iba sa ibang approaches, JK, with you? What is it like? Storytelling is story sharing. Also, kapag nagkukwento ka na at yung mga bata nagkukwento din, you see that these stories create possibilities for them, be it a different world na hindi nila ma-imagine sa isang community na sa isang impoverished or isang poor community, at makwentuhan mo sila na may iba palang possibility of being na pwede rin palang na pwede rin hindi mag-agawan sa pagkain. As simple as that. Sakikita mo sa spark na nakikita mo yung spark sa mata ng mga bata na parang, posible po pala. Kasi nga, hindi naman yung tinuturo immediately sa komunidad. So, yung libro nagiging window or door siya to a different way of doing things or maybe to a better life than sa nakasanayan nila. And you use this in your Arts for Healing program, no? Yes, especially for Arts for Healing, ang storytelling. Importante siya because it focuses our way of looking at things. Also, for healing, kung nagpapalit yung kwento natin, importante yon, how we put value in an object. So, dahil sa kwento. For the past few months, dahil sa disaster, when we were dealing with disaster naman for teachers, the challenge is for us to make a story about water or about ulan. Na sa ngayon, nakakatakot muna yung kwento ng ulan. Traumatic siya. But if we shift the way we look at it slowly and we recognize na sa kwento na ang ulan, siya rin nagpapatubo ng halaman para may makain tayo, then na-empower o na-shift din yung pagtingin ng bata from something na nakakatakot to something na kaya niyang i-embrace ulit. So, ang daming possibilities, ang daming capacity na ibibigay ang storytelling, especially specific sa pangangailangan ng bawat communities. That's right. Ikaw naman, Adrian, yan, so, by the, sa mga ano, no, seashore, seaside areas. Yan. Sa project namin kasi, kada layag namin, kasi yun yung term, paglalayag, nagdadala kami ng mga books na iniiwan namin sa mga bata. Kasi nakita ko na talaga naman na yung mga mahihirap na bata, kaya hindi nila na-appreciate yung libro kasi wala silang libro, wala silang reading materials sa mga sa bahay nila. So kaya yun yung ginagawa namin. Kailangan, kasi ako nung bata ako, galing din ako sa isang mahirap na pamilya. Yung tatay ko security guard, uuwi siya, yung mga free lang ng mga products ng mga libro. Naalala ko pa yun, yung Hunchback of Notre Dame, yun yung pinaka-favorite book ko noong bata. Free lang yun na naiuwi ng tatay ko galing sa trabaho. Na hanggang siguro high school ako, tinatago ko yun. Kasi napaka-importante sa akin ng pagbasa. So yun yung gusto kong maramdaman ng mga bata. Kasi parang pag nakatanggap ka ng isang libro, parang napakalaking regalo. Napakalaking bagay para sa kanila yun. Na dapat ingat at babasahin. Then isi-share mo din sa mga bata. So yun ang nakikita kong mahalaga na pinapakita at ginagawa namin sa aming project. Reading as an experience kasi importante talaga ng experience sa atin. Ray? Yung sa amin, siguro gusto namin mabago yung pananaw ng communities, ng mga bata, na dapat reading is fun, learning is fun. Tapos, kasi may pananaw tayo na reading is always an academic activity, right? Not a pleasurable one. So, through storytelling, gusto natin na yung mga bata magkaroon ng appreciation sa books, sa stories, and pinaka-importante yung tapping the imagination of the kids. Yun nga sinasabi ni Kuya JK kanina. Dahil pag nagkwento ka, yung mga bata, mag-i-imagine yan at mapupunta kung saan-saan, at dun lalabas yung kanilang, may improve yung kanilang thinking skills dahil nga nag-i-imagine sila. Tapos, nakikita kasi namin ang dami nagdo-donate ng books. Pero ang question nga is, ready ba yung community to accept donations for books? Kasi minsan nakikita namin, nalikabukan lang yung libro. Hindi sa ayaw ng mga kids or ayaw ng communities, hindi dahil kulang pa sila ng appreciation. Dahil nga, ang takot nila, takot sila sa books eh. Dahil reading is always academic yan eh. Force yan, sila to force, really memorize. Medyo mabigat yan. So, through storytelling, pinapakita natin na kalaro pa lang libro. Yes. Kalaro pa lang pagbabasa ang storytelling. And enjoy, kasi children love stories talaga. Pag magkukwento ka na, nandiyan na sila lahat, all eyes na sa'yo. Tapos, ayun, masaya for them. And ginagamit namin siya as springboard for discussion. Kaya na sinabi ni Kuya JK kanina,
kung may mga gusto tayong ipaliwanag ng mga konsepto sa mga bata, storytelling yung magandang paraan. Kasi yes, sa level nila. Yes. Right. Well, marami pong kwentuhan tayo dito. Time for a quick break. When we come back, we'll talk to our guests about what it takes to be a master storyteller. Welcome back to News Cafe. We are discussing the importance of stories and storytelling with JK Anicoche, Ray Buffy, and Adrian Cobardo. Okay, so kanina sinasabi natin, iba talaga, no, when you use stories to teach kids. In fact, science has really shown that when we tell stories, it really changes the way our brain works. So here, I'd like to read something by a researcher, Keith Oatley. Professor siya ng cognitive psychology at the University of Toronto. Sabi niya that reading produces a vivid stimulation of reality, one that runs in minds of readers just as computer simulations run on computers. So fiction offers an especially rich replica. So basically, by reading, we experience it also. Yes. So anong nakikita niyo sa your actual, the way you implement your projects? Anong nakikita niyo na pagkakaiba talaga? How it changes people, your projects, JK? For Project Banig, dahil specific siya dun sa communities, because we're dealing with different communities and we have partners doing it in different sites, our stories have to be relative to the needs of the communities. Ang nakikita natin doon is that kailangan magkaroon ng transfer technology, that we encourage more people from the community, from parents to to mga minsan di kailangan social worker to barangay captains. We encourage them that they can actually we have to encourage them to tell stories. Importante 'yon. Importante din na when we're doing storytelling with these communities na ginaguide natin yung bata dun sa material. So may mga books din na okay para sa community. Pero sometimes, kunwari, hindi tayo pwede mag-present ng Dr. Seuss sa isang sa isang poor community. Yes. Okay. Kasi unless matranslate natin siya. So I think yun yung responsibility ng storyteller to decode stories, but at the same time to tap into the imagination of readers. That's one of our job as storytellers. Also, pangalawa, may capacity yung storytelling na project or yung storyteller mismo to gather the community to do a sit down and for once ulit sa ngayon magkwentuhan lang tayo at makinig tayo sa isa. So also it's a collective undertaking. Isa siyang community community gathering. Hindi kung sino yung mahusay magkwento, pero two-way siya. Mayroong mga nakikinig, mayroon din nagkukwento. Tapos mamaya magugulat ka, lahat gusto na magkwento. Yes. Lahat may kanya-kanyang opinion. Tapos mamaya uulit-ulitin yung kwento kasi may value yung kwento sa buhay nila. So I think yun yung isang goal din ng storytellers, or at least ng mga projects ng storytelling na magkaroon ng value yung kwento. At of course, to affect change. Right, parang community engagement talaga yes, siya. Yes, community engagement siya. Right, and it's interesting what you said na, diba, dami sa ating nagdo-donate ng books every year, they do book drives. Mm-hmm. You should also think about what you're giving because people think, okay, all mga Dr. Seuss, hindi pala applicable in certain communities. In certain communities. So you should think about that. Adrian, ikaw naman, so sometimes, diba, yung mga volunteers nyo, you travel for so long on the water. Mm-hmm. Tapos, di ba, para to get to the other communities. Ayun. Yung nagsimula din yung bangka, parang kasi under pa rin ako ng DepEd dahil teacher ako sa Barreto National High School sa Olongapo City. Then, meron kasing naging noong reading month, noong November 2011, yun nga, edukasyon para sa lahat, pananagutan ng lahat. Hmm. So, nakita ko yun na yung mga volunteers ko, estudyante pa lang, kasi bilang isang school teacher sa classroom, gusto kong makita nilang realidad na ito yung mga bata kailangan, na yun yung bangkarunungan, yun yung naging way ko na ituro sa kanila yung nangyayari sa community. So from then, sasama sila sa akin sa paglalayag hanggang sa nag-boom na yung project. May mga NGOs, may mga tawag dito mga private sector na sumasama nakikooperate sa amin. So nakita ko na napakalaking change nga na yung nabago sa community. Then maglalayag kami, ultimo pati yung gasolina ng bangka. Merong mga magbibigay ng mga yung mga ganun. Yung tapos yung nag-start kami, yung tinutulak namin yung bangka rito namin. Yung madadaanan namin mga tindahan, nagbibigay ng mga lapis, yung mga school supplies ganun. Kaya man minsan mga mineral water, yung mga water station, nagbibigay, tapos yun yung dinadala namin sa community.
doon namin sinishare. Oo. Yan sa maghapon namin doon. Tapos yung mga parents kasama din namin nag-storytell sa mga bata. Tapos minsan, tuwang, pati yung mga magulang, halos sila, yun din yung tuwang-tuwa doon sa mga stories namin na sinishare sa kanila. So yun yung sa project magkaroon. Oh, hindi namin lang to para sa mga bata. Mm-hmm. Ano? It's really very much for everyone. Ray? Yung sa amin, yung una siguro, yung sa storytelling, una yung agree ako doon kay Kuya JK na dapat yung book relatable. Yes. Kung pupunta ka sa isang community na farming community, then maganda na magkwento ka about farming. Dahil ito yung na-experience ng mga bata. And yung sa parents, sa amin importante na may participation ng parents kasi niniwala kami na learning should start at home. Kaya nahihirapan yung ating mga public school teachers dahil imbis na kailangan mag-focus sila sa lesson plan, kailangan nilang turuan mag-ABC at turuan nilang gustuhin yung pagkatuto. Mm-hmm. Wherein pag ginamit natin yung storytelling, nag-e-enjoy yung bata kasi tayo naman lahat gusto ng kwento. Oh. So yung nag-e-enjoy yung bata, hindi niya alam natututo siya. Yes. Then gusto natin na baguhin din yung pananaw ng mga magulang na eskwelahan lang ang bahala sa pagtuturo sa kanilang mga anak. Mm-hmm. Na sa bahay, pwede silang mag-storytell sa kanilang mga anak at yon ang springboard ng discussion ng science, ng kung ano-anong subjects. At meron nga sa amin na yung bata yung nagkukwento sa kanilang mga magulang. Kasi nag-uwi yung mga bata ng libro sa amin, pinapauwian namin sila ng libro. Gaya ng sinabi ni Kuya Adrian, priceless sa kanila yung book. Yes. So every book, parang pag inuwi nila yan, sa kanila yan eh. So yung mga magulang na hindi marunong magbasa, kasi yun yung kanilang concern nila sa akin, Kuya Ray, hindi kami marunong magbasa eh. So paano namin tuturuan yung mga bata? So lagi namin sinasabi, hindi po ba maintindihan mas lalong lalo kayong respetuhin ng bata pag sinabi niya na anak, hindi ako marunong pero gusto kong matuto. So gaya mo na experience ng bata, si nanay pala, kahit pala hindi siya marunong, gusto niya rin matuto. So ako, kaya ko rin. Uh-oh. So ganoon. So ini-empower. So meron kaming community na yung bata pag inuwi niya yung book before mag-dinner, nagkukwentuhan sila about the book. Mm-hmm. So ganoon eh yung mm-hmm. And then we came from our oral culture kasi. So, yes, yung ating kulturang oral. So, noon pa man talagang ginagamit yung storytelling. So, yun din, kaya yun din ang advocacy namin, yung transition ba from oral culture to written, na dapat yes. maisulat natin yung mga kwento noon na nawawala. That's right. Nawawala na at ngayon. Ang mga pinamahilig bang chismis? Yes. Chismis is a form of chismis storytelling, is a form of right? storytelling. But let's bring it to educational storytelling, yes. right? Ray, sinabi mo na community service is like entering the priesthood. You want to, because diba, this is a calling. A bakit vocation. Mo sinabi? Yeah, why? Kasi yung pinupuntahan kasi mga naming communities, mga malalayo talaga. Meron kaming community na tumatawid ako ng 7 beses sa Ilog. Tapos nagtitrek ng mga 4 oras just to reach the community. And mag-isa lang ako doon at walang kuryente, walang signal for 26 days na ganoon. And ang hirap. Pero pag nakikita ko ngayon mga bata at nakikita ko yung kanilang interest bumabalik sa pag-aaral, na hindi na sila uma-absent kasi meron kami community na for 21 consecutive days, 2 lang yung may absent. At ginawa pa namin yung program, Christmas break. So ibig sabihin, Pasko't bagong taon, magkakasama kami ng mga bata. At yung mga magulang, nakuha namin kasi importante na makuha natin yung tiwala ng community. Tama. So nakuha namin at pinapayagan nila yung mga bata na, na pumunta. And minsan na pag bumabalik kami ng Manila, minsan tinatanong mo yung sarili mo, bakit? Bakit mo ginagawa? Pero pag nakita mo nga yung mga bata na ano na makita masaya ka na nagbabasa sila, di ba? Na nakita mo sila na kinukwento na rin kasi sila mahilig sa role play eh. Mm. Kung nakita niya si Kuya Ray, si Kuya JK, si Kuya Adrian nagkwento, kagayahin niya 'yan. Pag-uwi niya sa bahay, tatawagin niya yung kapatid niya, kukwentuhan din niya sa paraan ng pagkukwento nila Kuya Ray, di ba? Ganun eh. Oo. Adrian, ikaw naman yung project mo na feature sa dami-daming shows in many major networks. In fact, ginawang, ano yun, yung mga reality show type. Anong nakikita mo yun, yung mga artista, di ba? Sila nakiki-join rin sa'yo. Did you see their lives change because nga, na intindihan nila yung mga, yung experiences ng mga tao through storytelling? Oo. Maraming talagang sa mga celebrity na nakasama namin. Lalo yung sa
sa tawag dito, sa reality show. Nakita mo yun noong kinukuhanan namin yung project, yung sumama sila doon sa kung ano yung pinaranas namin. Mayroon yung naiyak kasi, halimbawa, yung isang volunteer ko, medyo may sakit siya sa ano sa likod. Mm-mm. Tapos yun nga, yung project ko daw, pati yung self-esteem ng isang bata, volunteer, na iaangat. Mm. Tapos nakita nila, na sa sarili nila, lahat tayo may pagkukulang. Oo. Pero dapat, ano, di ba, nilalagpasan natin yon. At nakita nila sa akin yun, parang lalo silang na-inspire. Oo. Na itong batang to, gusto pang maging teacher balang araw, kahit sa kabila ng pagiging kapansanan niya. Oo. So yun, parang inspire, parang sunod-sunod na. Ano. Inspirational talaga. Oh, ikaw naman, JK, you are a theater actor, director, acting coach, lahat na. In fact, how do you find that your theater experience really plays into your storytelling? My theater background informs my storytelling in ways kung saan we're creating characters for children. Sometimes meron tayong page to stage na program. So from storybooks, para mas madali siyang ikwento, pinaperform natin. Kasi nga, ang storytelling ay nagsimula nga as an oral tradition. Yes. So I think as an actor then ang isang goal ng isang actor is to transform in front of their audiences. At yun yung sinasabi namin in our practice that it's an ethical way of looking at acting where your capacity to change on stage or transform is actually a reminder for children or even for people to that they can actually change too and for the better or for worse, di ba? So importante yun that when you're playing, nagpapalit ka, nagbabago ka, nakikita din ng mga bata na pwede pala, yes. Posible pala. So, and I think a very good example for all of us, lumaki lahat tayo sa Batibot na alam natin si Boji Pascua, di ba? Si Boji is our storyteller. Yeah. Right, well, we'll talk a lot more about that. It's just time for another break. When we come back, we'll see and hear our master storytellers in action. Welcome back to News Cafe. We have Adrian Cobardo, Ray Buffy, and JK Anicoche at the table. Master storytellers nga. We all grew up, diba, na nakikinig sa story. So, what does it take to be a good storyteller? So, may art talaga to, no? So, we're gonna ask for tips from you guys. The art of storytelling. Ano kaya? Sino una, JK? Things to remember when you're... Yeah, you're... Sige, from the dun sa medyo technical side, ang tools ng storyteller ay yung kanilang body and voice. So, importante for the storyteller na yung body niya, nagpapalit siya, depende sa character o yung boses niya, na-embodying character. Nakaka-engage ng bata kapag nagpapalit-palit yung storyteller. At saka nakikita yung possibility, pwede rin ako mag-roleplay. Number two, kailangan matulungan natin. It's an interactive happening. It's an interactive event ang pagkukwento. So as much as possible, naglalagay tayo ng gaps kung saan pwedeng sumama yung bata kasama natin. Mm-hmm. As a storyteller coming from a performance background, ang goal ay laging gumawa ng magkwento sa paraan na kayang ulitin ng bata. Mm-hmm. So as much as pwede naman na marami tayong technology o maraming props na nilalagay, pero kung hindi kayang i-recreate ng bata sa bahay, medyo nakakalungkot yun. So minsan gumagamit tayo, nag-improvise tayo, meron tayong mga electric fans, tapos doon tayo nagkukwento sa harap ng fan kasi kayang gayahin ng bata. Yun naman, andyan ang bagyo! Kasi, that's something that they can recreate. Yun, wish, wonder, surprise. Paano mag-brew ng... pwede mag-wish yung mga bata sa kwento, paano maglagay ng sense of wonder, tapos ano yung surprise na elemento dun sa kwento. That's one way. I think yun yung ilan sa mga maliliit na rules. Pagdating naman sa performance, as storytelling as performance. At makikita natin ang sample mamaya sa'yo. Adrian, tips from you. Yun naman, kailangan, yung puso mo nandun sa storya. Kasi minsan, actually, siguro nararanasan natin yung biglaan na papastorytell ka, tapos yung bago yung storya sa na ikukwento mo. So kaya minsan, hindi mo alam na masaya ka na yung pala, yung character doon sa story, hindi pa
masaya dapat, kaya nawawala yung ano, yung intense ng story, di ba? Nababago, kaya hindi naiintindihan ng mga bata. So may preparation talaga. Basta reading, reading. Alam mo kung paano, yung ending, yung climax ng story, para na ano, na-connect ng bata sa sarili nila, sa kwento. Mm-hmm. Tapos yun nga, kailangan yung storya sa age din ng mga bata. Mm-hmm. Hindi, may mga storya, mm-hmm. Halimbawa, pag sa mga 3 years old below, kailangan yung mga, yun, mga kwentong bayan, mga ganun, mm-hmm. mas gusto nila yon. Pag sa mga medyo teenage naman, sa mga teenager naman na, yung mga love story, ganun, sa family. So yun, kailangan alam yung storya na pipiliin mo para mm-hmm. doon sa gagawin. Think of your audience, no? Mm-hmm. Tama yun. Oo. Ray? Siguro idadagdag ko, nasabi na kay JK yung technical aspect ng storytelling. Sa akin siguro yung sinasabi ni Kuya Adrian, yung puso, yung mm-hmm. yung connection. Kasi importante yung mahirap makipag-connect sa bata. Mm-hmm. Dahil yun ang pinaka-importanting makuha mo yung trust na ikaw ay pakikinig. Kasi ang bata napakaisi ng attention span. Yes. Para ibigay niya sa'yo yung attention niya, dapat makuha mo yung tiwala niya. So, yun siguro yung isa. Then, magagawa mo yon, yung connection na yon, kapag bago pa lang mag-start ng storytelling, dapat makipaglaro ka na, mm-hmm. Mawala yung wall. Uh-oh. Para sila ay mag-open up. And then, siguro, isa pa siguro, yung sinasabi ni Kuya JK, dapat, kasi ang mga bata mahilig sa movements. Yes. Dapat, pag ikaw ay sinasabi, dapat big yung movements mo. Hindi pwedeng maliit lang. Pag sinabi mo na malaking puno, hindi pwedeng malaking puno. Dapat exaggerate. Malaking puno. So, yes. Kasi nagmi-mirroring ang bata. Kung ano yung nakikita niya, yun din yung kanyang gagayahin. Yes. So, yun, siguro. Importante connection. Yan. Talk about your book. That's something that you're launching also. Okay, so part kasi na aming program, ako nagkukwento sa mga bata, sa mga grade 1 students. And then yung partner ko, si Grace Soriano, nagtitrain siya ng mga grades 5, selected grades 5 and grade 6 to write stories. Ang tawag namin sa kanila, little helpers. So, meron kaming little helpers na nakabuo na ng mga kwento. And ang goal namin is to publish those stories, and part of the proceeds will go to the to children's education. So, isang libro na ilalabas namin ngayon ay si Super Labandera. Ayan. So, ito yung kwento ng isang bata from Dagupan, si Jim Mark Carolino, at guhit ni Yan Birog. So, pinagtulungan ni Kuya Jim Mark at ni Ate Grace. Tapos, kasi nanay niya ay sa Labandera. So, si Ate Grace, for 21 consecutive days, dahil nag-storytelling ako siya, story writing, everyday tinututukan niya yung bawat bata. So, una may process siya ng pagbuo ng kwento hanggang sa mabuo nila yung story na yun. Yan, so... Wonderful. Yan yung Super Labandera. Ang ganda, gusto. Yan ang superhero. Yes. Kailangan natin ng lahat. Super Labandera. Sige. So, sige nga, how would you read that? Okay, siguro kwento ko na mekse yung... Yan. So, ito, ang kwento natin ngayon ay... pinamagatang Super Labandera. Yan. Ito ay kwento ni na Jim Mark Carolino at Grace Soriano at guhit ni Yan Birog. Ito ang harapan ng libro at ito ang likuran ng libro. At tayo'y magsisimula dito sa harap. Ayan. Kung dali ba makinig? Ayan, para mga bata kang nari kayo. Ayan. Sa Titubuer, doon nakatira ang idol ko, Super Labandera. Ang tawag sa kanya dahil meron siyang pambihirang bilis at lakas. Ayan, si Super Labandera. Meron siyang iba't ibang mga gamit. Magic na kagamitan. May super brush na sa isang isis, tanggal ang anumang mansya. Ang power sabon na sa isang buti lang, ay linis ang isang batsa ng damit. At isang palo-palong sintigas ng nara na sa isang palo lang, talsik ang dumi ng damit. At ang paborito niyang kagamitan, ang big batsa, na kahit ilang damit, siguradong magkakasya. Pexman! Totoo ito! Ayan. So, ayan. Tapos, kilalang kilala ng lahat sa Sitiobuer, si Super Labandera. Dahil lahat sila sa kanya nagpapalaba. So, sa kanya nagpapalaba lahat ng tao sa community. Yan. Kaya naman si Super Labandera, maghapon hanggang gabi, laba, kula, kuskos, banlaw, sampay. Ayan. At kapag natapos na siyang maglaba,
ang kanyang nilaban, akala mo may superpowers din dahil kay Puputi at kay Babango ng mga iyon. Ayan. At gustong-gusto lahat na gustong-gusto siya ng mga tao sa City Buer. Dahil lagi siyang tumutupad sa itinakdang araw at higit sa lahat, tama lang siyang maningil. Ayan. Pero isang araw, maraming tambak na labada sa Sitio Buer. Nagtaka ang mga tao dahil ilang araw nang hindi naglalaba si Super Labandera. Nagkanya-kanya ng laba ang mga tao, ngunit walang kasing bilis, kasing linis, at kasing bangong maglaba tulad ni Super Labandera. No. At dinapuan pala ng lagnat si Super Labandera. At siya'y hinanghina at masakit ang katawan. Noon ko lang nalaman na kahit super pala, may kahinaan din. Napapagod din pala si Super Labandera. Kinawa ko, inalagaan ko siya. Nagluto ako ng mainit na sabaw. Hinilot ko ang kanyang mga paa at kamay, saka pinainom ng gamot upang mabilis na gumaling. Naku! Ako rin yata! May superpowers! Dahil kinabukasan, malakas na ulit si Super Labandera. Parang hindi man lang siya nagkasakit. Kaya maaga pa lang, pakanta-kanta siyang nagluluto na agahan. Kumikinta bang buong bahay sa galing niya maglinis. Mabilis niyang naihanda ang mga gamit sa eskwela. Bago siya maglaba, ay, hindi ko pala nasabi sa inyo. Higit sa pagiging Super Labandera, siya rin ay isang super nanay. Yan. Siya ay mabait, mapagmahal at matyaga. Siya, si Super Labandera, nagagawin ng lahat para sa kanyang pamilya. At proud ako dahil si Super Labandera ay ang aking ina. Ang ganda! Ano mo usual reactions lahat kayo when you're reading to kids? Kasi talagang exciting, gusto nyo tumanong. Anong mga memorable reactions na kukuha nyo? Minsan ang mga yung mga bata pagkita mong nakabukas yung mata, yes, tapos that meron ganung look riveted talaga sa mga tao, no? Na parang transport sila sa ibang mundo, pati yung parents kasi ako talaga gusto ko lang priceless yung ganung reaction even kapag yung mga pusong bata. Importante yun na ma-capture din natin sila, so kapag nagta-transport sila at responsive sila at nandoon kayo sa ibang mundo, magkakasama for that time. Ang ganda lang nung exchange of energy. Saka natututunan din ng mga bata sa kanong pamilya o kahit sino yung mag-empathize dun sa characters. I think yun yung isang magandang moment sa storytelling kapag parang, oo nga no, yung that moment of realization na parang, ay, ang galing naman ng nanay. And then we understand yung human condition, yes, na iba sa atin. So, yun so yung values talaga, natutunan nila. Yes. Adrian, ikaw naman. Ako naman yung minsan kasi pag yung malakas may bagyo, hindi kami nakapaglayag. Pero na-appreciate ko pa rin kasi yung mga bata, yung halimbawa, 1 month ka na hindi nakapunta doon sa lugar, pero pagbalik mo, yung pong storya natin, yung agad yun ang magiging ano nila. So, ibig sabihin, talagang pumasok sa puso, yes, nila, sa isip nila, tapos pag yung may kwento ka ng storya ng iba, tapos pag meron pa silang ipapasok ulit na yung storya mo na dati, so nakikita mo yung appreciation nila. Tapos yun nga yung talaga excited sila, malayo pa lang yung bangka namin, talagang makikita mo sa mga, kasi may mga bundok dun sa mga island, di ba? Makikita mo na nagsisibabaan na sila, yung iba umaakit sa mga bato-bato sa gilid ng, di ba, sa mga, sa ano, sa island, ganun. So makikita mo na nakapila na sila, may mga kapatid silang dala-dala, ganyan. So yun ang sobrang, ang sarap sa pakiramdam lagi. Na kaya kami bumabalik-balik doon minsan dahil yun yung ano, nakukuha ko na yung ano, yung aim ko bakit ko ginagawa yung project. Saya talaga. Now time for another quick break. News Cafe, we'll be right back. Ang kwento ngayon ay si Karankal, ang bayaning isang dangkal. Muli isinalaysay ni Rene O. Villanueva at iginuhit ni Cora Dandan Albano. Tuklasin natin kung anong bayani ang nasa puso ng batang si Karankal. Si Karankal ay isang pambihirang bata dahil ang laki niya ay isang dangkal lamang. Takang-taka ang mga magulang ni Karankal mula nang isinilang siya.
ano man ang gawin nila ay hindi na tumangkad ang kanilang anak. Karankal! Karankal! Kailan ka tataas? Habang buhang kaya, taas mo isang dangkal? Mahirap lamang ang magulang ni Karankal, pero alam niyang mahal siya ng kanyang tatay at nanay. Pero ang nakapagtataka, kahit isang dangkal lamang si Karankal, ubod naman siya ng lakas kumain. Parang hindi nabubusog si Karankal. Kaya niyang ubusin ng isang palayok ng kanin, isang kalderong ulam, isang buong pakwan, at minsan pa'y mamutat pang tatlong tiling na saging. Dahil sa lakas niyang kumain, naghirap ang kanyang pamilya. Awang-awa si Karankal sa nanay at tatay niya. Pagod na pagod sila sa mabibigat na gawain araw-araw, kaya isang gabi, naisip ni Karankal na hanapin ang sariling kapalaran. Balang araw, bibigyan ko po kayo ng mabuting buhay. Pangako ni Karankal sa harap ng humihilik na magulang. Sa katahimik na umalis, ang batang isang dangkal na ang baon sa bulsa ay 6 na butil ng paminta. Malayong malayo ang nilakbay ni Karankal. Kapag nahugutom siya, dumidikdik siya ng 1 butil ng paminta. Iyon ang kinakain niya para mawala ang gutom. Hanggang makarating si Karankal sa isang bayang walang katao-tao. Tahimik na tahimik doon. Nagpalingalinga si Karankal, pero wala talaga ni isang tao. Anong gulat niya nang masulyapan sa tabi ng paanan ng puno ang isang pares ng pagkalaki-laking paa? Nang tumingala siya, nakasimangot sa kanyang isang higante na pagkalaki-laki ng butas ng ilong. Tatakas na sana si Karankal, pero huli na ang lahat. Binitbit siya ng higante sa kuwelyo, saka itinaas at inaninaw ang batang iisang dangkal lamang. Takot na takot si Karankal. Baka siya kainin ng higante. Lalo pa siyang inilapit ng higante sa ilong, saka ito inamoy-amoy. Mabilis na nag-isip si Karankal. Hinagisa niya ng dinikdik na paminta ang higante. Pumasok ang durug-durug na butil ng butas ng dalawang ilong na higante. Sunod ang hatching ng higante. Sunod-sunod ang bahing ng higante hanggang sa mawala ang panimbang at nadulas ang higante at ito'y namatay. Isa-isang naglabasa ng tao mula sa kung saan at nang matiyak na ang higante hindi na humihinga. Tuwang-tuwa sila kay Karankal. Matagal nang nagsasabog ng lagim ang salbahing higante, pati ang dato ay tuwang-tuwa kay Karankal. Bilang gantimpala, sinabi ng dato kay Karankal na maaari siyang humiling ng kahit ano. Nag-isip ng mabuti si Karankal at humiling ng isang magandang bahay at malawak na palayan para sa kanyang magulang. Mula noon, kinilala si Karankal bilang isang munting bayani. At sa maraming bayan, madalas marinig ang awiting, Karankal, Karankal, bayani kang tunay, kahit ang taas mo ay iisang dangkal. Pinatunayan ni Karankal ang kasabihan na kahit maliit, maaari pa rin magkaroon ng galing kakayahan at malaking pakinabang. So yan ang ating kwento sa bayaning si Karankal. Yay! Yes. Storytellers on News Cafe. Thank you very much, Adrian. Ngayon, at yung story, you read it for your third anniversary nyo pala. Last Saturday, we celebrate our third anniversary. At ito yung napili kong storya kasi yun nga, may mga bata na minsan walang tiwala sa sarili. At nakita ko kasi dito yung sa kwento, yung pangarap nila para sa magulang. At yun naman ang isa sa, kaya nga kami layag ng pangarap, layag ng pag-asa. Dapat nagsisimula sa amin yung pag-asa at saka pangarap. Na yun yung itinatanim ko sa puso ng bawat bata na pinupuntahan namin. Ganda nun. What are some of your favorite stories or let's say memories ng mga experiences with your projects, JP? Nung bata kasi ako walang libro masyado sa Ilocos, doon ako lumaki. Tapos laging may isang nagbibentang libro galing sa Adarna House or yung mga children's book. So isang syempre yung mga classic favorite natin, Bruhahaha. Yes. Bruhi. Yes. Number Bruhahaha.
tumatawa lang lahat ng everytime na kinukwento yon. Saka, syempre yung mga classic natin na tik-tak-tok, pik-pak, boom, tungkol sa dalawang asong nag-aaway. Ito yung mga kwento na, tawag na sa community kapag ginagawa natin, nakikita ng mga bata na, oh nga pala, pwede siyang, pwedeng magkaisa. So, lesson din siya on anti-bullying, saka sa pagsasama-sama ng mga kids. So, I think yun yung mga kwento na importante sa akin, mahalaga sa akin, na story. Ray, ikaw naman. Sa akin siguro yung isa, yung bruhaha, bruhihi. Tapos yung ang pambihirang sombrero. Yun naman ay tungkol sa different professions. Pinapakilala yung mga community helpers, yung police, yung... So, yung mga bata, part ng activity namin doon ay kung ano yung gusto nila paglaki. So, yung mga ganong activities. Talagang helping, inspiring their future, yes. No? Na ngayon, magpapasko na tayo, hindi kayo mag-holiday. How are you spending it? This is gonna be... It's always a meaningful Christmas for you kasi dyan kayo talagang doing what you love, what you're passionate about. Adrian, usually, and pag-Pasko. Pag-Pasko yun. Yung mga volunteers ko, ginagawa kong ninong-ninang dun sa mga bata namin. Sila yung sila yung nangangalap ng fund, sila yung humihingi ng mga gifts na pagpunta namin dun sa lugar, sila yung nagbibigay. Parang ate at kuya, ninong-ninang. So, yun. So, ngayong December, talagang every Saturday, minsan, kahit weekdays, pag yung wala ng klase, pag Christmas break, pumupunta kami. Kasama yung mga sponsors namin, mga simple. Then, sila yung tumutulong, nagbibigay sa mga bata ng mga gifts. Kasama mga storybooks. Ganda. Yeah. Very quickly, JK. Yes. sa amin naman, we're organizing another Project Banig session dito ulit sa Maynila. Dito naman sa Maynila. Kasama natin mga bata mula sa iba't ibang barangay. Kasama natin yung isang author na kaibigan natin, si Christine Belen, ng Lola Bashang series. Tapos, pagkakwento to sa mga kids. So, yun. Every Christmas, or at least yung Christmas season yung ginagawa natin. Ang ganda, because Christmas really is about stories and sharing community. Ray? Yung sa amin, siguro yung book launch. Yung ma-launch namin yung Super La Bandera and yung isang libro, yung Uligmaya at ang Dambuhalang Buhaya. Ito'y kwentong bayan na galing sa Mountain Province. Ang gusto lang namin ipakita sa mga bata at sa community na posible pala na isang bata from a remote community makapagsulat ng kwento at mailimbag at maibahagi sa mga tao yung kanilang kwento. At yun yung maging daan para yung mga bata mangarap din na, ay, siya, kasi sa atin, chismis eh, machichismis yan. O si G-Mark, nakapagsulat ng kwento at naipublish, tapos naging part pa ng, naging educational fund pa niya. So, kung lahat ma-inspire na magbasa, magsulat, then, yun. Yes, marami sa kayo talaga ang mga bayani natin. You're really helping build our future. Thanks for all you do. Now, to end the show, we'll hear from JK. Ikaw naman. Nako, tawag nun. Dahil din pinag-usapan natin tungkol sa collective o yung pagpunta sa community at pagkukwento magkakasama. Merong isang kwento na tinatawag. Kwento siya tungkol sa mahabang pangalan tulad natin mga Pilipino. Inadapt ito sa isang English na libro, yung Tiki Tiki Tembo, no, sa Rembo Charibarguchi Piribembo. Na binabago natin yung kwento kapag nasa community tayo. So, ito ay isang band na libro nung 80s, dahil hindi daw akma sa iba't ibang mga lahi. Pero dahil babaguhin natin yung para na magkakakwento para sa ating lahat ito, nagtataka ba kayo kung bakit may mga kaibigan tayo na mahabang yung pangalan? May ibang kaibigan ba kayong ganun? Meron. Meron akong kaibigan, ang pangalan niya ay Tiki Tiki Tembo, no, sa Rembo Charibariguchi Pipiribembo. Ngayon, itong si Tiki Tiki Tembo, no, sa Rembo Charibariguchi Pipiribembo ay inutusan ng nanay niya na bumili ng asin dun sa kabilang bundok. Itong si Tiki Tiki Tembo, no, sa Rembo Charibariguchi Pipiribembo ay sinabi ng nanay niya, Tiki Tiki Tembo, no, sa Rembo Charibariguchi Pipiribembo, bumili ka ng asin dun sa kabilang bundok. Tiki Tiki Tembo, no, sa Rembo Charibariguchi Pipiribembo, makinig ka. Kung kaya itong si Tiki Tiki Tembo, no, sa Rembo Charibariguchi Pipiribembo ay nagsimulang maglakad. Paano maglakad? Gamit ang daliri natin, mga bata. Naglakad. Tumakbo, tumalon, hanggang sa nakarating siya doon sa bundok at uhaw na uhaw si Tiki Tiki Tembo, no, sa Rembo Charibariguchi Pipiribembo at may nakita siyang balon. At sinabi niya, sige, hihilain ko yan. Hinila ni Tiki Tiki Tembo, no, sa Rembo Charibariguchi Pipiribembo. Ano nangyari sa kanya? Nahulog siya sa balon. Blok, 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 blok.
Tulong! Buti na lang sumunod sa kanyang-kanyang kapatid. Ah, naku, si Tikitikitikembo, no? Sa Rembo, sa Rembo, Chipipiribembo, nakalimutan niya yung pera. Ha, may sumisigaw sa balon ng tulong! Sino, sino yan? Han? Si Tikitikitembo, no? Sa Rembo, sa Rembo, sa Rembo, Chipipiribembo, nakulong ako sa may banan! Han, Han, Han? Ha? Sino si Han? Sino si Han? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Tikitikitembo, blok, blok, blok. Tikitikitembo, no? Sa Rembo, sa Rembo, Chipipiribembo, mo pangalan ko. Nahulog ako sa may banan. No, 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 no. Magkalipas ng 5 minuto, 10 minuto, 15 minuto, 30 minuto. Ah, ha? Anong pangalan mo? Tikitikitembo, no? Sa Rembo, sa Rembo, Chipipiribembo. Ha? Naku, ang kapatid ko si Tikitikitembo, no? Sa Rembo, sa Rembo, Chipipiribembo, nahulog sa may banan. Kung kaya, siya ay naglakad. Dug-d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 ug
tang nahulog po yung kapatid ko si Tiki Tembo, no? Sa Rembo, Charbergo, Chipi, Pirebembo, nahulog po siya sa may balon. Ha? Sino? Si Tiki Tembo, no? Sa Rembo, Charbergo, Chipi, Pirebembo, nahulog po sa may balon. Ha? Sino? Pagkalipas ng isang oras, si Tiki Tembo, no? Sa Rembo, Charbergo, Chipi, Pirebembo, nahulog po sa may balon. Ah, si Tiki Tembo, no? Sa Rembo, Charbergo, Chipi, Pirebembo, nahulog sa may balon. Kung kaya't sila ay naglakad, dug-dug-chik, mas mabagal yung isa. Dug-dug-chik, dug-dug-chik, tumakbo, dug-dug-chik, dug-dug-chik. Hanggang sa may nakita silang karpintero, at ganun din ang nangyari at pinaliwanag sa kanya. Nahulog po yung kapatid ko, nahulog yung kapatid niya. Si Tiki-Tiki Tembo, si Tiki-Tiki Tembo, Nosa Rembo, Chari-Bariguchi, Chari-Bariguchi, Pipiribembo, Pipiribembo, nahulog sa may balon, nahulog sa may balon. Kung kaya't mula noon, sinamahan sila ng karpintero, tatlo na sila, naglakad, tumakbo, tumalon at nakarating sa may balon kung saan pagkalipas ng ilang oras nanginginig na si Tiki-Tiki Tembo no sa Rembo Chari-Bariguchi Pipiribembo at hinila nila ang tali magkakasama. Dumating ang mga labandera, ang mga bayani ni Karangkal at ang buong bayan sabay-sabay humila para kay Tiki-Tiki Tembo no sa Rembo Chari-Bariguchi Pipiribembo. Munti ka nakasakit si Tiki-Tiki Tembo, no? Sa Rembo, Charibariguchi, Pipiribembo. Kung kaya't mula noon, iniksian na nila ang pangalan ng maraming mga bata sa anumang bayan. Doon! Galing! Galing story time. Thank you. There's different ways of telling a story. Thank you very much. Ang saya. Well, that's all the time we have for News Cafe tonight. Thank you very much to our guests, JK Anicoche, Ray Buffy, and Adrian Cabardo for sharing your wonderful lives, your wonderful stories with us. I'm Mitzi Borromeo. Thanks for watching. Good night.